You may now, PJ. You may now publicly, faithfully, officially kiss your bride. Dear love, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Diyos at sa iyo sa pagtsatsaga mo sa akin. Aminin ko, nung nagkakilala tayo ay wala pa akong interest na magpakasal dahil galing din ako sa broken family. Hi love, today is the day, June 2, 2023. It's a beautiful day, beautiful weather, with a beautiful people, and beautiful God. Way back 2018, naalala ko, umiyak at lumuhod ako sa Panginoon habang sinasambit ang aking panalangin. Lord, write my story. Write my love story. Every tribe will see your glory. Iniisip ko na mangyayari lang sa akin ulit iyon. Pero habang sumatagal ang ating relasyon, na-realize ko na decision natin pareho if mag-stay tayo sa isa't isa. Walang pwedeng sisihin kung maghihiwalay tayo. Dahil choice natin iyon, kagaya ng palagi mong sinasabi, na hindi dapat hiwalayan ng option para maging maayos ang relasyon. Naniniwala ako na bago kayo nagpasaya o nagpasya na pumasok sa gugnayan ito, bawat isa sa inyo ay kumpinsido na ang Diyos ang lumikha nito at walang sino man ang pumilit o nag-influensya sa inyo na gawin ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ang takot ko sa pag-asawa ay nawala dahil nakasama kita at ibinigay ka ng Diyos sa akin para tulungan ako sa buhay. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. I surrender the pen to you. Lord, prepare me well, waiting, para kapag nandiyan na yung right time, right person, ready ako as the right one for Him. Ay lumikha ng dahilan kung bakit kayo nandito sa aking harapan ngayong araw na to. At nawa sa pangako na gagawin nyo, sana makuha nyo yung pinakalayunin ng Diyos kung bakit ikaw, EJ, nakita mo na si Joy ang pinakamagandang babae dito sa balat ng lupa. I'm living proof. While waiting, hindi mawawala yung pressure. Pero hindi ako nagsisisi ni nag-obey at hindi ko binago yung godly perspective ko. Sabi nila, mataas standard ko, halata naman sa'yo, di ba? 2021, nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, ready na ako masaktan. Lord, ready na ako magmahal. Lord, ready na po akong ma-meet ang second one ko, pero kung sa tingin mo, Lord, hindi pa ako ready, kahit gusto ko na, huwag muna. I'm alive to tell the story how I've overcome. This is goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad. Naniniwala ako, love, na may iisa tayong goal sa pamilya at ito ang makilala nila ang Diyos natin. Kaya love, hindi ko mapapangako na mabibigay ko ang perfectong buhay at pamilya sa iyo. Pero ang mapapangako ko ay gagawin ko ang lahat para maging maayos at lumaking may takot sa Diyos ang ating magiging anak. August 23, 2021,
Chinata ko ni Ate Melissa Antonio, sabi niya sa akin. Atin ko sanang burike ka eh. Atin kong pakilala kaya ka, okay mo. Nag-reply ako, o sige po, Nino po. In my mind, akala ko yung pinakilalang Elijah James Beloria ay kailangan ng prayer request. Yun pala, yung Elijah James Uy Beloria ay ang pakakasalan ko. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy. Masabi ng Hebrews 3:14, if you are faithful to the end, trusting God just as firmly as you when you first believe, you will share all that belongs to Christ. So you will be blessed. I am indeed grateful because I am marrying the man in my prayers. Bunga ka ng aking panalangin, love. Sa tuwing niyayakap mo ko at inaalagaan, hindi ko mapigilan ang puso ko na magpasalamat sa Panginoon. Our relationship is an art of waiting. I am excited to build a God-fearing family with you. I love you, my love. Love, joy, belong. What's the grave meant for me? Where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. What's the cross meant for me? Ladies and gentlemen, friends, family, loved ones, it is with great pleasure that I now introduce you for the first time, Mr. Elijah James Beloria and Mrs. Angelica Joy Beloria. Marami na din beses na subok ang ating relasyon, kaya nakita natin na hindi lang kilig-kilig, love at oras ang magpapatatag, kundi commitment, at kailangan natin isipin na kailangan natin ang isa't isa at maging sentro si God sa relationship natin. I love you, love, at lalo kang gumanda sa suot mo. Hanggang dito na lang sulat ko. Nothing but His blood, nothing.